Mga kababayan, habang busy ang ilan sa pag-aaway-away at pagsira sa ating bayan sa ibang bansa at ang walang katapusang paninira ng ilan kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas, at ang ilan pa nga ay nakikita natin na super proud sa pagle-lecture sa mga dayuhan gamit ang kanyang mga quotable quotes na nandun pa ang kanyang picture, at syempre ang mga followers ay super proud sa kanya, super proud na siraan ng Pilipinas sa ibang bansa. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos ay busy na lutasin ang mga problema kinakaharap ng ating bansa. Masasabi na lang natin na ang productivity ni PBBM ay nakabase sa pagtutok sa tunay na problema ng bansa at hindi sa paninira ng lutang ng ina nyo. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Well, good news lang tayo at talakayin natin ang mga plano ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas. Mag-move on na tayo at harapin ang tunay na problema. Ano bang plano ni PBBM na totoong mapakikinabangin nating lahat, kasama syempre ang mga dilawan? Narito ang balita ng Philippine News Agency na pinamagat na Marcos, Isabella XX Tackle Water Management Reforms. Sulat ito ni Azer Paroca noong October 17, 2022. Tara, alamin natin itong water management reforms. Nakipagpulong noong Lunes si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga matataas na opisyal ng lalawigan ng Isabela upang talakayin ang mga paraan upang matugunan ang mga isyong kinasasangkutan ng yamang tubig ng ating bansa. Sa isang press release, sinabi ng Malacanang na muling itinulak ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatatag ng isang Department of Water Resources o DWR na siyang magiging responsable sa pagpapaunlad at pamamahala ng mga yamang tubig sa ating bansa. Napansin ni PBBM ang agarang pangangailangan na magtatag ng isang Department of Water Resources upang magtakda ng mga patakaran at magpatupad ng mga estrukturang reforma sa pamamahala ng tubig na tutugon sa maraming isyu, particular sa kritikal na supply ng serbang tubig sa ating bansa, sabi ng Malacanang. Sa kanyang unang State of the Nation Address noong July 25, iniling ni PBBM sa Kongreso na magpasa ng panukalang lumikha ng DWR na magpapatibay sa Integrated Water Resources Management o IWR bilang estratehikong balangkas para sa mamansang pamamahala ng tubig, paggawa ng patakaran at pagpaplano. Sinimula ni PBBM na suriin ang panukalang magpatibay ng isang IWRM program para sa bansa noong Agosto. Samantala, tinalakay din ng mga opisyal ni PBBM at Isabela ang ilang mga problema para tugunan ang mga hamon sa agrikultura sa lalawigan at sa Region 2 Cagayan Valley. Kabilang sa mga ito ang pagtatayo ng mga bagong dam at rehabilitation na umiiral na, pagpapahusay ng post-production at mga pasilidad ng irigasyon, pati na rin ang renewable energy. Samantala, narito naman ang research at analysis na may kinalaman sa water supply problems sa ating bansa ayon sa research ng Inquirer na pamagat na Rising Water Stress, Water Resources Dry Up, Flood Risk Rise. Ito ay research ni Cristina Eloisa Baklig, content researcher, writer, noong March 23, 2022. Narito ang kanyang research. Tara, basahin natin. Noong March 22, habang ipinagdiriwang ng mundo ang World Water Day, isang nakababahala na ulat na ang na-highlight ang pagtaas ng stress ng tubig sa buong mundo. Ang World Water Day ay nilayon upang ipagdiwang ang tubig bilang pinagmumula ng buhay at itaas ang kamalayan sa milyon-milyon tao sa buong mundo na walang akses sa ligtas na tubig. Ang water stress, na kilala rin bilang water scarcity, ay nangyayari kapag ang demand para sa ligtas na magagamit na tubig ay lumampas sa supply ayon sa United Nations, UN. Ang isang lugar ay maaaring ituring na water stressed kapag nakakuha ito ng 25% o higit pa sa fresh water resource nito. Isang ulat ng consumer company na estatista ang nagsabi na sa buong mundo, 18.4% lamang ang kabuuang renewable fresh water resources ang na-withdraw noong 2018. Gayunpaman, sa region, mayroon ng mga lugar na nakakaranas sa mga seryosong issue. Ang Northern Africa ay may mga critical na antas ng stress sa tubig, habang ang Central at Southern Asia ay naiuri bilang may mataas na stress sa tubig, sabi ni Martin Armstrong, data journalist sa estatista. Sa kabilang dulo ng sukat, 31% ng pandaigdigang populasyon ay nananatili sa antas ng walang stress, dagdag ni Armstrong. Ang mga projection ng World Resources Institute, WRI, ay nagpinta ng isang mas kakilakilabot na hinaharap na nagpapahiwatig na ang problema sa stress sa tubig ay naging mas laganap at patuloy na makakaapekto sa mas marami mga bansa sa 2040. Ayon sa WRI, sa pagdaan ng mga taon, ang pagbabago ng klima,
pag-unlad na ekonomiya, urbanisasyon at paglaki ng populasyon ay makakaapekto sa pangangailangan at pagkakaroon ng tubig. Upang matulungan ang mundo na maghanda para sa mga naturang pagbabago, sinabi ng WRI na ang mga hinaharap na senaryo ng pandaigdigang supply at demand ng tubig ay dapat isaalang-alang na mga gumagawa ng desisyon. Maaaring gamitin ng mga mamumuhunan, gumagawa ng patakaran, kumpanya at mga organisasyon ng pagpapaunlad ang mga inaasahang pagtatantya upang mabilang epekto sa hinaharap, mga panganib sa pag-iwas at umangkop sa mga pagbabago sa mga nauugnay na sukat, sabi ng ulat. Para sa ilang mga desisyon at pagsusuri, ang pamasang sukat ay maaaring mahalaga at sa abot ng ating kalaman, walang napapanahon mga projection sa antas ng bansa na kasalukuyang umiiral sa pampublikong domain, idinagdag nito. Ang aqueduct water stress projections ng WRI na nagraranggo ng mga bansa sa buong mundo batay sa inaasahang antas ng stress ng tubig sa taong 2040 ay sumunod sa mga aqueduct water stress threshold para sa bawat isa sa limang kategorya. Isang partikular na marka ang itinalaga na bumubuo sa ratio ng pag-alis ng tubig ng isang bansa sa magagamit na tubig sa 2040. Ang mga threshold ay category, mababa, score 0 to 1, ratio ng mga withdrawals available na tubig, negative or less than 10%. Category, mababa hanggang sa katamtaman, score 1 to 2, ratio ng mga withdrawals available na tubig, 10 to 20%. Kategorya, katamtaman hanggang sa mataas, score 2 to 3, ratio ng mga withdrawals available na tubig, 20 to 40%. Kategorya, mataas, score 3 to 4, ratio ng mga withdrawal sa available na tubig, 40 to 80%. Kategorya, lubhang mataas, score 4 to 5, ratio ng mga withdrawal sa available na tubig, greater than 80%. Batay sa nasabing threshold, ipinakita ng pagsusuri ng WRI na 33 sa 161 ng mga bansa ay magkakaroon ng napakataas na antas ng stress sa tubig pagsapit ng 2040 sa ilan ng business as usual na senaryo o kung walang mga patakaran, wakbang sa pagpapagaan na ipinatupad na higit pa sa mga nasa dating lugar o walang batas o mga bagong plano ang pinagtibay. Kabilang sa mga frontrunner na lahat ay may markang 5 na nangangahulugan na ang mga bansa ay magkakaroon ng ratio ng mga withdrawals sa available na tubig ng mas mataas sa 80% ay ang Bahrain, Kuwait, Qatar, San Marino, Singapore, United Arab Emirates at Palestine. Naupo ang Pilipinas sa rank 57 na may 3.01 high water stress level score. Ibig sabihin, hindi bababa sa 40% hanggang 80% ng kabuuang supply ng tubig sa bansa ay naalis na o nawala sa 2040. Nabanggit ng WRI na ang mga tagapagpahiwatig ay hindi dapat tingnan bilang mga hula, ngunit sa halip bilang mga potensyal na resulta sa ilalim ng partikular na klima at socio-economic ng mga landas na napapailalim sa mga kawalan ng katiyakan. Nilinaw din ito na hindi isinasaalang-alang ang mga indicator ang umiiral na pamamahala at pamumuhunan sa sektor ng tubig. Ang mga projection ng water stress na ito sa antas ng bansa ay nilayon na magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa mga potensyal na sitwasyon ng tubig sa hinaharap na makakatulong sa pagpapahusay ng pamamahala ng tubig sa pandaigdigang sukat, sabi ng WRI. Umaasa kami na ang mga datasets na ito na isinasaalang-alang ang relatibong epekto ng mga pagbabago sa klima at socio-economic sa pagkakaroon ng tubig ay makakatulong sa mga international na organisasyon, negosyo at institusyong pampinansyal na gumawa ng mga hakbang upang mabawasan ang mga panganib at mas epektibong umangkop sa posibleng pagbabago ng klima sa hinaharap at sa water demand scenario, dagdag nito. Ang mga desisyon sa patakaran na kinakailangan upang baligtarin ang stress ng tubig tulad ng pagtatakda ng mga limitasyon ng withdrawal, paghikayat sa paggamot ng wastewater at pagtatag ng mga scheme ng pagpepresyo, pangunahing nagaganap sa antas ng administratibo tulad ng sa antas ng bansa, estado o probinsya. Ang stress sa tubig ayon sa WRI ay maaaring mabuwasan sa pamamagitan ng mga hakbang na mula sa sentido komon hanggang sa makabagong paraan. Bagamat maraming posibleng solusyon sa isyo, iminungkahi ng WRI ang tatlo sa mga pinakakatwiran na solusyon upang mabawasan ang stress sa tubig. Ang unang mungkahi ay dagdagan ang kahusayan sa agrikultura na maaaring posible kung ang mga magsasaka ay gagamit ng mga buto na nangangailangan ng mga kaunting tubig. Sa ganitong paraan,
ang bawat patak ng tubig ay napupunta sa mga sistema ng pagkain. Inirekomenda din ng WRI ang pagpapabuti ng mga diskarte sa patubig sa pamamagitan ng paggamit ng mga tumpak na pagtutubig sa halip na pagbaha sa mga bukirin. Ang mga financier ay maaaring magbigay ng kapital para sa mga pamumuhuna sa productivity ng tubig, habang ang mga inhinyero ay maaaring bumuo ng mga teknolohiya na nagpapahusay sa kahusayan sa agrikultura, sabi ng WRI. Ang mga mamimili ay maaaring mabuwasan ang pagkawala ng pagkain at basura na gumagamit ng isang kapat ng lahat ng tubig sa agrikultura. Idinagdag nito, ang WRI na binanggit ang nakaraang pananaliksik na ginawa ng World Bank ay pinayuhan din ang mga gumagawa ng patakaran na isaalang-alang ang pamumuhunan sa gray at berdeng infrastruktura. Parehong iminungkahi ng WRI at ng World Bank na ang mga binuong infrastruktura tulad ng mga tubo at mga plano sa paggamot ay maaaring sumanib sa mga berdeng infrastruktura tulad ng mga wetlands at malusog na watershed upang matugunan ang mga isyu ng parehong supply ng tubig at kalidad ng tubig. Panghuli, pinaaalalahan ng WRI ang publiko na gamutin, gamiting muli at i-recycle ang tubig. Kailangan nating ihinto ang pag-iisip ng wastewater bilang basura. Ang paggamot at muling paggamit nito ay lumilikha ng isang bagong pinagmumula ng tubig. Mayroon ding mga kapakipakinabang na mapagkukunan sa wastewater na maaaring anihin upang makatulong na mapababa ang mga gastos sa paggamot sa tubig, sabi ng WRI. Ang data ay malinaw, may mga hindi maikakailang nababahala na mga uso sa tubig. Ngunit sa pamamagitan ng pagkilos ngayon at pamumuhunan sa mas mahusay na pamamahala, malulutas natin ang mga isyu sa tubig para sa ikabubuti ng mga tao, ekonomiya at planeta. Bukod sa mga banta sa hinaharap ng napakataas at mataas na antas ng stress ng tubig sa maraming bahagi ng mundo. Ang isang ulat ng The Economist ay nagbibigay liwanag din sa malagim na isyu ng pagtaas ng antas ng dagat na natuklasan ng mga eksperto na maaaring magpalubog sa ilang lungsod o bansa taon mula ngayon. Kasabay nito, ang pagtaas ng antas ng dagat ay naglalagay ng dumaraming bilang ng mga heograpiya lalo na sa silangan at timog silangang Asya sa mas mataas na panganib ng pagbaha na maaaring madaig ang mga sistema ng sanitasyon at dumihan ang mga pagkukunan ng inuming tubig, sabi ng ulat. Ang isang ulat sa pananaliksik noong 2014 ng Climate Central, isang non-profit na organisasyon ng balita na nagsusuri at nag-uulat sa agham ng klima, ay nagpakita na kabilang sa nangungunang 10 bansang na pag-alamang nasa pinakapanganib ng pagbaha sa baybayin ay ang mga sumusunod: China, 50,465,000 na katao ang apektado o 4% ng kabuuang populasyon nito noong 2014. Vietnam, 23,407,000 katao ang apektado o 26% ng kabuuang populasyon nito noong 2014. Japan, 12,751,000 katao ang apektado o 10% ng kabuuang populasyon nito noong 2014. India, 12,643,000 katao ang apektado o 1% ng kabuuang populasyon nito noong 2014. Indonesia, 10,157,000 na katao ang apektado o 4% ng kabuuang populasyon nito noong 2014. Thailand, 8,176,000 o 12% ng kabuuang populasyon nito noong 2014. Netherlands, 7,793,000 o 47% ng kabuuang populasyon nito noong 2014. At ang Pilipinas, 6,205,000 o 7% ng kabuuang populasyon nito noong 2014. At ang Myanmar, 4,742,000 o 9% ng kabuuang populasyon nito noong 2014. Ang isang hiwalay na ulat ng Greenpeace East Asia ay nagsiwalat noong nakaraang taon na 7 lungsod sa Asia ang nanganganib na maging mga mundo ng tubig dahil sa matinding pagbabago ng panahon sa 2030, kabilang ang Bangkok, Thailand, Jakarta, Indonesia, Manila, Philippines, Tokyo, Japan, Taipei, Taiwan, Seoul, South Korea at Hong Kong. So ayun na nga po mga kababayan, ang research at analysis kung bakit kailangan talaga na magtatag ang ating gobyerno ng Department of Water Resources. Unang-una, inaalam natin kung ano yung ating kapasidad o ating supply ng tubig para sa mga susunod na taon. Ayon nga dito sa pag-aaral na ito, sa taong 2014, napakaraming apektado. Kaya ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ating bansa ay para sa ikabubuti nito sa mga susunod na taon at sa mga susunod na saling lahi ng ating henerasyon.